Good day everyone. Today, pag-usapin natin ang recent court decision sa application for permanent residence sa Canada based on humanitarian and compassionate grounds na na-refuse ng federal court noong September 4, 2024. Ako po si Odette Montilibano at ito ang IM Sessions Canada Court Decisions segment. Ang aplikante ay si Mrs. Noreen Khan, isang 64 years old American citizen na ipinanganak sa Pakistan. Humingi siya ng court review sa refusal ng kanyang application for permanent residence. Si Mrs. Khan ay mayroong dalawang Canadian adult children at mga apo. Naging PR siya ng Canada noong 2003. Pero karamihan ng panahon siya ay nanirahan sa USA kaya nawala ang kanyang status noong 2016 dahil hindi niya natugunan ang kanyang residency obligation. Bumalik siya sa Canada noong 2020 bilang visitor at nag-overstay. Pero na-restore ang kanyang status at nanatili siya sa Canada hanggang 2022. Nag-apply siya for humanitarian and compassionate grounds upang mabalik ang kanyang PR noong August 30, 2022. Ang kanyang application ay base sa kanyang Canadian family, best interest ng kanyang mga apo, at kanyang establishment sa Canada. Gayunpaman, noong April 6, 2023, ang senior immigration officer ay nagdesisyon na base sa kanyang situation, hindi natugunan ang criteria for relief under subsection 25.1 ng Immigration and Refugee Protection Act. Ang desisyon ito ng officer ang siyang nireview and was upheld by the federal court. Ang pangunahing issue dito ay kung naging reasonable ba ang decision ng immigration officer ayon sa test na Canada versus Vavilov. Ayon sa federal court, ang mga dahilan sa pag-refuse ng application ay may mga flaws, pero hindi sapat para baliktarin ang decision. Ayon sa hukom, ang analysis ng officer ay reasonable base sa ebidensya. Ayon kay Mrs. Khan, hindi naintindihan ng officer ang evidence na binigay niya patungkol sa kanyang family relationships na central sa kanyang application. Subalit sabi ng officer, mahina ang ebidensya na ipinakita ni Mrs. Khan at ang sulat na binigay niya ay kulang sa detalye. Nag-claim din si Mrs. Khan na hindi rin naintindihan ng officer ang submission niya tungkol sa best interest ng kanyang mga apo. Sinabi niya na nasa best interest ng kanyang mga apo na siya ang maging regular caregiver ng mga ito. Subalit, ang officer ay tila nag-isip na ibig niyang sabihin na siya ang maging primary caregiver ng kanyang mga apo. Habang maaring na misinterpret ito ng officer, ang pangunahing punto na sa kasalukuyang role ni Mrs. Khan ay natutugunan ang best interest ng mga apo niya. Sinabi ng officer na si Mrs. Khan ay nakatira malapit sa kanyang mga apo, nagbibigay siya ng child care at meron silang malapit na ugnayan. Subalit, ang finding nito na base sa ebidensya ay hindi sapat at ang korte ay hindi maaring mag-reweigh ng ebidensya. Ang findings naman ng officer ng establishment ni Mrs. Khan sa Canada ay reasonable ay base rin sa ebidensya. Kinilala ng officer ang economic establishment at ang mga sulat na sumusuporta sa kanyang application. Hindi ginamit ng officer ang mga negative factors
tulad ng pag-disregard ni Mrs. Khan sa immigration laws na siyang nag-outweigh sa limited evidences na kanyang sinamit. Ang consideration ng kanyang contravention ng immigration laws ay hindi naging decisive sa kanyang application. Ayon kay Judge Michael Batista, ang reasonableness ng isang decision ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng mga dahilan at ng outcome. Ang mga dahilan ay hindi kailangan maging perpekto. At sa kasong ito, sapat na ang mga dahilan na binigay para suportahan ang outcome base sa ebidensya. Sa makatwid, ang application ni Mrs. Khan for judicial review was dismissed by the court. Ang kasong ito ay nagpapakita ng complexities at nuances na kasangkot sa immigration decisions, lalo na sa humanitarian and compassionate grounds. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng pagbibigay ng malakas at detalyadong ebidensya para suportahan ang ganitong mga application. At yan lang man po para sa ating talakayan ngayon. Manatiling nakatutok para sa higit pang updates at insights sa mga immigration legal cases. Have a great day, everyone!